Juice. Paano gumawa ng pineapple wine? Yan ang i-share namin sa inyo ngayon. Pakita ko sa inyo yung paggawa ng pineapple wine o homemade pineapple wine. Simple homemade pineapple wine. Ito, mga ka-eyeball, yung ating pinya. Ito, mga ka-eyeball, yung butterball, kung tawagin dito sa amin. Nakuha ko lang nga ito ng 10 piso, lahat na yan. Yung iba nga hindi na ito pinapansin. Kaya ngayon, pakikinabangan natin yan sa paggawa ng wine. Meron tayo ditong asukal, 3/4, and yung ating yeast, at saka galapon. Simple lang yung paraan natin. I-discard natin yung mga corona niya. Yun. Ito lang yung pinakakailangan natin. Tapon na natin to. Kapag natanggal na natin yung corona niya, tsaka yung ilalim, slice lang natin to ng maliliit. Parang ganito. Ito na lahat yung pinya na na-slice ko, mga ka-eyeball. Nasa 1 kilo itong pinya natin. Sakto lang yung asukal natin. 3/4 ang gagamitin natin na white sugar. Pwede kayong gumamit ng brown or pulang asukal, pero mag-iiba yung kulay o yung finished product ng ating gagawin. Meron tayo ditong tubig. Ito, mga ka-eyeball, ay pinakuluan ko siya and then pinalamig ko. Pwede rin kayong gumamit ng distilled water. Eh, gagamitin tayo ng isang kutsaritang yeast. Ilalagay lang natin ito dito sa ating malinis na garapon yan, mga ka-eyeball. And yung ating yeast. Estimate ko lang, mga ka-eyeball, isang kutsarita. Yung ating 3/4 na asukal. Isang litro ito, mga ka-eyeball, tubig natin, ha. Haluin natin ang ating wooden spoon. Haluin lang natin. Eto na, na-mix na natin yung mga ingredients natin. And then, itatagong muna natin ito, mga ka-eyeball. Siya nga pala, huwag kayong gagamit ng plastic na lalagyan kasi nagkakaroon ng ibang lasa kapag plastic yung ginagamit. Dapat yung jar ninyo is yung babasagin. O pwede rin yung ceramic. And dapat silyado. And then, store natin yan muna, mga ka-eyeball. Day 3, mga ka-eyeball, ikatlong araw na ng ating pineapple wine. Hahaluin lang natin ng konti, mga ka-eyeball. Okay na to. Then, hayaan lang natin siya. Tatakpan natin ulit. Day 10 ng ating pineapple wine. Uh-huh. 15 days na po ng ating pineapple wine. Ali, mag-taste na po ako kung ano na ng lasa niya. Eh, mag-mix po muna tayo. Haluin muna natin to. Nawala-wala na po yung medyo ano niya, yung subo-subo niya. Ang bango na po niyang amuyin. And then, nasampo natin ng konti. Hindi ko pa nasasala. Sa alcohol content niya po is medyo ano pa lang siya, yung parang mababa pang masyado.
Para sa akin. Sa iba kasi, yung 15 days, okay na yun. Yung natatapangan na sila dun. Ako, gusto ko talaga yung ano, yung medyo may sipa. Kaya madadagdag pa ako ng additional 7 days para medyo mas malakas-lakas yung tama niya. Sa alcohol content ito, may kukumpara ko ito sa ngayon na, itong stage na ito. Yung mga nabibiling wine sa groceries, medyo lamang lang ng konti yung mga nabibili sa grocery kumpara dito sa alcohol content ito. So, i-store ko muna to ng another 7 days pa, mga kaibol. Yun. And 20 days na po, and nag-decide na po kaming final na po siya. Yun. Final resort na po ng ating pineapple wine. Yun. Eto na po siya. And then, kukunin po natin yung juice niya, sasalain po natin para matanggal po yung mga fiber. Open na po natin. Yun. Bango. sa amoy pa lang po, alam mo na yung aroma ng alak. Meron po siyang alcohol content. Hindi ko lang po alam kung ilan percent. Then, sasalain na po namin. Yun. Ganda nung kulay nung nagawa namin na wine. Ito po yung malinis natin na bote. Yan po natin sasalin. Dami natin nagawa. Okay. Papa ko ng iba pang bote na pwedeng paglagyan. Ito na po yung final result nung gawa namin na pineapple wine. Try po namin yung lasa niya. Sa amoy po, maamoy mo talaga yung parang may alcohol content na talaga siya. Amoy na amoy mo na yung alcohol niya. And sa lasa, cheers! Oo nga, ito sabi ni mama. Yung, ano siya, humahagod na siya. Meron na siyang hagod. Na, pero hindi ganun katapang nung mga na iniinom na alak. Sarap mga kaibol. Tama-tama, pang ano, kumbaga pang ladies drink. Para na ano dito sa inyo. Baka malasing ganyan. So, yun lang mga kaibol. Ano, kunwari, gusto nyo yung tamang chill lang, tamang kunting-kunti lang yung alcohol content, 12 to 15 days, okay na yun. Pero kung gusto nyo talagang may kick o may sipa, extend nyo hanggang 20 to 25 days o mas matagal pa, mas extend pa rin nyo. Tinan-tinan nyo lang at pagka matagal na ay sira na o nagbubula na, sira na yun mga kaibol. Ano? Yun ang obserbahan nyo. Ano? Kung hindi pa, extend nyo lang. Gusto nyo mas matapang talaga yung alcohol content niya. Hindi ko naman masasabi na kasi yung nabibiling wine ay 12% yung alcohol content doon. Hindi ko masasabing ganun. Yung ganun mismo. Kasi wala kaming pang testing ng alcohol content niya. Pero talaga, humahagod mga kaibol. Sarap. Nag-init yung pinagpawisan lang kung masyado. Sarap. So, para sa tagumpay, cheers! So, yun lang. Please, follow, like, and share sa page namin. Thank you and bye-bye! Thank you!